Opo, dun sa ref. Oo, nalagay natin yan. Para pagkatapos mong kumain, may gelatin ka na. How about that? Daba? Yeah! Ang kanya pong creatinine is 3.9. Ang normal sa doc is 1.7. Doc Tan! In the house! Ayan po, galing dito si brother. May dala po kay mother na lansones. It is lansones po ang isa sa pinaka-paborito niyang prutas ni ka-farmer. Yan. Lansones. At kami po ay gaya ng napag-usapan, napakadilim ng kusina ni inay. Okay lang. May pambayad ba naman? May pambayad naman tayong kuryente, inay. Baka kasi maano ka, grabing dilim. Oh, ayan. Ayan po. Ang likod na... Alam mo, mama, nakita ko sa video. Parang ang likod mo pareho ko. Kuba-kuba nata. Oh, I have to remind myself na tukuba-tukuba. Nakakaano po, no? Nakakahawa ang pagka-osi, ang pagka-kuba. Joke! Ayan. Yan po, oh. Bangus na binili niya yan nung isang araw. Yan, at hindi agad na iluto. Ang dala po ni ka-farmer ay tahong. Favorite mo yan. Favorite ni Chichi. Tahong. Eh, sabaw natin na. Na. Soup. Soup natin. Soup na lang. Papak na lang natin yan. Mamaya. Papapakin. Na. Yan, mga ganyang ulam. Kailangan mailuto mo yan, mother. At kung gusto ko man gustong-gusto ko po yung seafood pasta, pero hindi ko po yun magawa. Yung mga aligisos lang, na may ganyan, tapos may shrimp, may konting crab, ang sarap. Kaya lang po, ano problema tayo mama sa seafood pasta? Sino ang hindi makakakain? Roberto. Sino? Roberto. Di ba po? Pero adjust. Okay lang. Sabi ni daddy, oh, magrupo kayo, bakit hindi? Hindi kayo lang kumain. Eh, nakakaano naman. Kaya lang 2 versus 1. Pwede din, no, mother? What you think? You want pasta? Gusto mong seafood pasta? Bibigyan natin dun sa farm. Gusto din ni brother yun eh. Na, tapos si daddy, i-ano lang natin. Yung parang garlic in ano, aglio olio po ba yon tawag? Pasta. Sige, gagawin natin yan one of this day na darating, one of these days na darating. Ayan, ako po eh, busy sa aking anak. Ayun po, pinapainitan ko ulit. Mga 10 o'clock po, we're going to the vet. Please, pray for us. Pray for Yingying. Please, Lord, huwag naman. Basta, iba na lang na sakit. Huwag lang kidney. Yun ang aking prayer talaga. Bakit tanong ka sa kidney? Ma, ganun talaga yun eh. According sa mga studies. Kahit alagang-alaga mo, may mga ganun talaga. Minsan congenital, yung birth na talaga may problem yung kidney, ganyan. Alala mo siya, talagang sakitin siya, mother, di ba? Sino? Maselan, mahirap talaga siya. Kaya nga po siya ang naiwan dito sa amin eh. Apat po yung magkakapatid na anak ni Bella. Siya tsaka yung lalaki po ang naiwan. Yung dalawa, napunta sa in-laws ni Hanika, kina Mario, si... Wala na rin yun. Oh, wala na rin, patay na rin. Tapos yung isa po napunta kina Kabono. Yung kina Kabono naman, wala na din po yung si Sky. Tapos yung may nangyari din po doon na alam... Okay, yun ang yata rin. Tapos yun, si Yingying na lang po ang buhay sa apat na anak ni Bella. Yung lola, yung malaki. Yun. Si Yingying na lang ang survivor. Siya pa yung pinakamasakitin. Siyang survivor.
na buhay ngayon. Pero oh my God, wag naman sana kidney. Yun lang po ang panalangin ko. Kaya ako po ngayon ay naglalaga ng this is for Yingying. Ano po yan? Tanglad tsaka pandang lalaki. Yan po ipapainom natin sa kanya para mag-produce siya ng ihi. Kasi napansin ko kanina hanggang ngayon po hindi pa nagwiwiwi. Uminom naman siya ng water. Kaya, my God. Basta, tingnan natin. Pray for us. Pray for Yingying, please. Pray for Yingying. Ayan po, papunta na kami ng vet. Tapos, pagdating po namin ng vet, ang ginawa po ni Doc, kumuha lang siya ng dugo. Tapos, babalik po kami mga 1 o'clock, 2 o'clock. Basta, iti-text, itatawagan na lang daw niya po kami. Kasi nga po, may isi-cesarian din si Doc. Tapos sabi niya, sige pa lab cam na natin kasi worry ko nga po yung kidney. Ayan po, meron tayong bisita. Lagyan mo siya baba. Ito, ilagay mo muna. Mag-gelatin daw po kami. Kaya lang kulay green. Lalagyan namin siya ng mango. Na, we're going to put mango. O, put na muna yan. O, diba? This, tapos water. 5 na ganito. Lagyan mo. Sige, ikaw na. 5 scoop water. Hindi ko maumpis. Kaya. Angyayo ko eh. Hindi, kaya yan. Sige, tutulungan kita. Oh, see? Oh, dahan-dahan po. 5 na ganyan. Puno. 1. Wow. Okay. Uy, green na. Oh, color green. Walang color yellow. Yan ang ating available pang buko panda natin yan. 2. Dahan-dahan. Ako baka makulog. Huwag masyadong malayo yung 3. Sige. 3. Oh. Hindi naman. Kaya yan. 4. Whoop. I help you 4. Okay, last one. Okay na. 5. Okay. Thank you, ate. Tapos, siyempre close natin yung water. Yan. Yes. Tapos, stir. Lagyan natin ng mango. Opo, wait lang ah. Stir mo muna siya. Yeah. Tutunawin natin siya. Opo. Yan. Sige. Wait, I'll prepare the mango, okay? Wait lang ah. Mango! Nakagat ka. Ano muna ah? Ano? Tapos gaganapin natin yung mango, no? Sino naman 2 joints? 2 joints? Sino nagturo ng 2 joints na sa'yo? Nakayaya ko po dati. 2 joints? Saan mo naman napanood ang 2 joints? Nakayaya ko pa yun dati nga. Okay. Nakayaya. Ay! Ayun, patay. Nakasabi ko na sa'yo. Lalagyan pa pala natin yan ng sugar. Yes. Ayan na si Daddy. You call Daddy na mag-eat na daw. Daddy! Take a little rest para mag-lunch. Gelatin! Para mag-gelatin. Para mag-lunch. Para mag-lunch. Yeah. Ikaw kakain ka. Pag hindi ka nagkain ng rice, hindi natin ito lulutuin. Kain ka na rin ng rice, anak. Kain tayo. Okay. Nag-smalo ka na naman eh. Ay, pumunta na doon. Marshmallow na. Kay punta na kay Uwa Susan. Ang sarap. Hindi ko nabalikan tong manggang to. Kasi ang tagal kong nag-antay dito sa batang gustong mag-gelatin. Ang tagal. No? Siyempre tuyog pa ako. Tuyog eh. Tagal mo naman eh. Tapos yung popcorn mo, na pinadala ko sa'yo, niluto mo na ba? Papa,
Isunaw na natin yung... Niluto mo na ba yung popcorn? Isunaw na natin yung mga... Yung mga kayang lemon natin. Lemon. Sige. Sige tayo. Tayo din tayo ba? Ganda talaga natin kaunting milk. Huh? Yes. Mabili tayo milk. Maganda ko para sa'yo. Okay na? Tapos ilagay natin sa yes! Hindi pa. Apuyan pa natin yan. Tapos ilagay na natin sa yes. Lulutuin pa. Yeah. Bakit nag-ilagay? Beep, 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 beep. Ako nang nakilagay, nasaan na po yung sugar? Nasaan na po yung white na po? Ang sugar ay pinasok na naman. Pinasok na naman? Ano, titi? Binili ko ito sa Pewy Boyd. Wait lang, baba. Hindi nyo ako nasaba? Binili namin ito sa Pewy Boyd. Kasi hindi oh, naman tayo gumagamit ng sugar na white. Kasi nga magbubulaman yes. Tayo. Uy, ikaw mag-stay nito. Hindi ikaw yung muna. Okay. Let's taste mo. Oh, sige. Yung ano, baba. I don't taste it. Stir, stir. Stir, stir, stir. Bakit color green? Color green eh, no? Ang ganda pa. It's okay. Pwede na yan, ha? Gusto yung ni... Pula yung na kuya. Ang lakas pala ng radyo ni Lola. Green. Naririnig kaya tayo? Yan. More sugar. Yan ang problema sa mga ganito. Makasugar. Itikman mo tayo. More sugar. Wait lang, wait lang. Baka kasi magkulang tayo sa sugar. Tama na? Munti pa. Two joints. Let's go, let's go. Put that fire. Sa fire. Anong fire? Doon sa fire. Kailangan ng fire to, baba. Ang tanong, lasa kaya ang mango? Nagiging cotton candy. Mga naging tati. You wanna taste a little bit? No. Hindi naman mainit. Tugpa natin ng sugar kaunti. Sugar, sugar. Sugar, sugar. Baka maubos sugar. Ha? Hindi naman po. Isa rin eh? Hindi. Lalagyan ko pong pineapple kasi hindi gaanong lasa ang bunga. Mango. Pineapple mango ngayon ang ating gelatin. Tapos pagpalpak, si Daddy ang kakain. Kakain din si Chichi at si Tata Inky. Ayaw ko niya. Ha? Hindi. Maubos niyan. Ni Daddy? Daddy! Grabing sugar pala kailangan. Maubos na yan. One port na sugar na yan. My gosh! Sugar na yan. Ayos na po na ako dito. Oo nga. Pag, oh, yung ano na yung... You go na, mag-lunch muna tayo. Kulo lang naman to, tapos ayos na to eh. Oo, malapit na to.
Kasi pag nilagay mo yan sa maliit na shallow plate, pag nilagay mo, mamaya matikas na siya. Wait lang na magkulo-kulo konti, no? Para talagang lusaw-lusaw na siya. Pero check natin, Chi. Tingnan mo, no? Ito. Tingnan mo, ha? Yan. Tingnan mo siya. Experiment natin yan. Lalagyan natin dito. Yan. Lalagyan natin. Ang... Hindi siya tunaw. Magsusolid na siya mamaya. Opo. Oh, gelatin na yan. Lalagay ko na yan sa, ano, sa freezer, no? Sa jeep. Opo, dun sa ref. Oo, lalagay natin yan. Para pagkatapos mong kumain, may gelatin ka na. How about that, daba? Yeah. Cute. Na? Mm, yummy. Yummy. Oh, dami na. Dami na. Apa? Oh, we go na there. Lagay natin to sa ref. Lalagay. Tatakpan ko lang, no? Tapos lalagay natin sa freezer. Pa. Let's go. Let's go. No. Wait na. Lagay lang natin to. Hindi dyan. Hindi dyan. Dito tayo lalagay. Dito lang na baba. Dito po. Sa baba yan. Wala, hindi sa baba. Dito sa taas yan. Why? Yeah, because wala. Ah! Ayan, natapon. Ayan, natapon tuloy. Ayan. Okay. Mm. Oh, ano na tayo? Let's go na, let's go. Ito po. Ito po kami ngayon. Kagagaling lang po namin ng vet. Nung umaga po, nung pumunta kami, tamang-tama, maisi-cesarian si Doc. Kinuha niya lang po ng dugo for blood cam si Yingying. Kasi nga, sabi ko, yung pinaka-worry ko is the creatinine nga. Sabi niya, sige po, ititest na natin, ma'am, lahat yung ano, para malalaman natin kung ano talaga yung sakit niya. Tapos yun nga, medyo payat na, di ba po, singing. Talagang medyo selan talaga siya sa food. Yun na nga po. Di, balik kami ng mga around 2 o'clock ng hapon. Tapos, yun po, sabi niya, ma'am, eto na po yung result ng kanyang blood chem. Ang kanya pong creatinine is 3.9. Ang normal sa doc is 1.7. Tapos yung kanyang urea nitrogen, ang normal po is nasa mga 40 plus lang eh. 40-50 ganyan. 135 po yung kanya. 135.5. Yun po ay ano... Kaya po yung, di ba sabi ko po sa inyo, may nai-smell ako sa breath niya na sabi ko, itong-ito yung kay Shelo. Kaya sabi ko, Dok, I'm worried sa kanyang kidney. Kaya po nagpa-test na kami ng creatinine. Tapos mabababa ang kanyang red blood cells. 2.4, dapat 8.5. May kababaan po. Ayun po, ang mga binigay niyang gamot ay ito. Immunol. Nagganito din po si Shelo before, Immunol. Tapos, Nepro for the kidney. This is Banaba B1, B2, B6, and B12 plus probiotic. Tapos, this is for yung kanyang sa, ano po, mababa po ang kanyang red blood cells. So, iron, lysine, B complex. Yan. Tapos, kailangan na po i-protect yung liver niya. Ayun, ito po ang binigay for the liver. Tapos, meron pa pong isa na parang ano, supplement din po to. Ilalagay daw po to sa food. Ito. Binigay niya muna ako ng tingi kasi sabi niya, ilalagay sa food. Sabi ko, Dok, the problem is, di ba yung pagkain niya medyo selan-selan siya ngayon.
Iyan po eh, pag may nalasa, iba yan, ibang klase. Sabi ko, itatry ko. Ngayon po nilalagay ko siya sa milk. So far, medyo okay kaming dalawa. Tapos kumain po siya kanina ng kamote, boiled potato. Yun, kumain po siya. Pero other than that, ayaw niya pong, ayaw talaga niluluwa kahit ilalagay ko po sa bibig, ayaw. Yun, please pray for my baby. Sabi ko, Dok, bakit po ganoon? Sabi niya, kasi ma'am, di ba medyo sakitin si Yingying. Tapos baka daw po ang kanyang kidney is talagang maliit lang. Gawa ng maliit po siya eh. Sa karaniwang shih tzu po, maliit po talaga siya. Tingnan niyo po. Oh, parang dalawang ganyan ko lang ng kamay ko. So, talagang medyo may kaliitan siya. Tapos, di ba po nanganak na to ng twice. Tapos, nasisarian. Di ba, yung mga nalagay po sa kanyang mga gamot. Yun po yung talaga yung medyo problem. Kahit po sa tao, pag tayo yung nakapag-inom tayo ng maraming gamot, yung ating katawan lalo nag-undergo kayo ng surgery or what, minsan po talaga natatamaan ng kidney, gawa ng, syempre siya po talaga yung sumasala lahat, tsaka liver. Yun. Yun po yung explanation ni Doc. Na probably nga, dahil maliit siya, may kaliitan po siya, tapos baka maliit yung kidney niya. Tapos, syempre po, alimbawa, yung vaccine ng malaking dog, tsaka vaccine niyang maliit lang siya. Same lang po yun, di ba? Kaya, yung pagsasala talaga ng ano. So, ito na naman ako, another journey for the kidney. Kidney fail. Sabi ko, ito na naman, Lord. Tapos, kanina nga po dumating si ka-farmer. Sabi niya, anong nangyari? Sabi ko, yun nga, si Yingying, mataas ang creatinine. Double the normal. Sabi niya, oh, medyo mahirap. Kasi nga, alam niya na po yung gastusan. Pagka ganyan, medyo wala po tayong magagawa. Ito ibigay. Diba po? Dito po kasi nasusukat talaga eh, pag may sakit yung pet natin eh. Nasusukat lalo yung pagmamahal. Nasusukat yung pag-aalaga. Ayan po, ako'y tuliro-tuliro. Siyempre, although I'll trust the Lord talaga. Masasabi ko, Lord, wag lang yung ano, ayoko na po yung maranasan yung nangyari kay Shelo, kay Teddy na nakita ko talagang na bedridden, na napakahirap umiihi ng ano, di ba po? Yung bedridden po talagang hirap. Mapatao, mapasahayop, ang hirap po ng bedridden talaga. Yung di na tumatayo. Yung itatayo ko po para paihiin. Si Shelo po ang laki. Eh, syempre po si Daddy, talagang pagod din siya eh. Nagpa-farm pa po kami noon eh. Tapos, alam ko pag iihi siya, nabangon siya ng kaunti, eh, nakadextros. Pagka ano po, nakadextros yun, pipilitin ko po yun, kukuhanin ko siya, pupunta ko po siya ng garden, iihi kami. Tapos pag naririnig ako nila, oh, ba't di mo ako ginising? Ikita ko po na ang lalim ng tulog niya, diba? Mga ganun po. Oh, hing. Yan po, nagpapainit kami, mababa ang kanyang temp. Yan. Mabuti nga po, hindi umaalis ngayon. Sabi ko, tiyaga-tiyaga ng kaunti. Gusto sabi ko, Lord, wag yung ano, wag time na, wag nang pahirap, kunin na ng isang bigla. Kahit dumanak ang aking luha, ayos lang. Basta, hindi lang yung hirap. Mahirap po makita talaga yung, mahirap naman. Yan po, please pray for my baby. Pray lang po tayo, pray lang. A dog will teach you unconditional love. If you can have that in your life, things won't be too bad. Robert Wagner. Thank you for watching. Please like, subscribe, push that notification bell and share. Maraming salamat po. To God be the glory.